Sino si Juan Bautista? Ano ang kanyang papel sa buhay ng Panginoong Hesukristo? May mga nagsasabi na ang relihiyon ni Juan Bautista ay Baptist. Mali, tinawag siya na John the Baptist hindi dahil yan ang kanyang relihiyon, kundi John the Baptist siya sapagkat yan ay ang kanyang trabaho. Sinasabi rin ng iba na Baptist din ang relihiyon ni Jesus Christ sapagkat ang nagbautismo sa kanya ay si John the Baptist. Si Jesus Christ ay Baptist hindi dahil yan ang kanyang relihiyon, kundi siya ay ang baptizer ng Holy Spirit. Kaya kung Baptist ang tawag mo sa iyong sarili, subalit hindi ka naman nagbabautismo, ay may problema. Ipinaliwanag ni John the Baptist na siya ay nagbabautismo sa tubig, subalit ang Panginoong Hesukristo ay magbabautismo sa Espiritu Santo. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Maliwanag mga kaibigan na ang dalawang ito ay baptizer. Si John ay nagbabautismo sa tubig sa pagsisisi ay isang baog na babae. Kaya imposible na magkaanak si Zacarias at si Elizabeth. Subalit, ayon sa Luke chapter 1:37, "For with God, nothing shall be impossible," ay nabuntis si Elizabeth. Luke 1:7, "At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon." Ayan, maliwanag, baog si Elizabeth at maliban pa riyan, sila ay matatanda na. At dahil kapwa matuwid si Zacarias at si Elizabeth, ay dininig ang kanilang dalangin at sila ay pagkakalooban ng isang anak. Luke chapter 1:13. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan." Ginamit ng Panginoon si Zacarias at si Elizabeth para kay Juan sapagkat si Juan ay matagal ng hinulaan. Ayon sa Matthew chapter 3:1-3, "At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, 'Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isayas na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas.'" Ayan, ang pagpaparito ni Juan Bautista ay matagal ng hinulaan at siya nga ang maghahanda ng daan ng Panginoon. At si Juan Bautista ay nagsisigaw ng pagsisisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Marami ang nagsisi, marami ang nagpabautismo dahil kay Juan Bautista. At isa na riyan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay pinsan ni Juan Bautista sapagkat ang mga magulang ng Panginoong Hesukristo at ni Juan Bautista ay kamag-anak. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-anim na buwan niya na dati tinatawag na baog. Ayan, sa puntong ito ay nagtagpo si Maria na ina ni Jesus at si Elizabeth na ina ni Juan. At buntis na si Elizabeth ng ika-anim na buwan kay Juan. Kaya mas matanda si Juan kaysa sa Panginoong Hesukristo. At noong magkatagpo ang Panginoong Hesukristo at si Juan Bautista, dito nga naganap ang pagbabautismo ni Juan kay Jesus.
Matthew chapter 3:13, nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin?" Kahit na bata si Jesus compare to John, ay ina-acknowledge naman ni Juan ang pagka-lamang ni Jesus sa kanya. Sapagkat ayon kay Juan, si Jesus daw ang dapat magbautismo sa kanya. Subalit parang baliktad dahil si Jesus na ang pumupunta kay Juan upang siya ay bautismuhan. Verse 15. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya." Kaya dito ngayon nagkagulo ang ibang mga sekta. Baptist daw ang relihiyon ni Jesus sapagkat ang nagbautismo sa kanya ay si John the Baptist. Ang relihiyon daw naman ni John ay Baptist. Mali mga kaibigan, sapagkat hindi Baptist ang relihiyon ni John kundi Baptist ang tawag sa kanya sapagkat siya ay nagbabautismo. At mali rin na sabihin na Baptist ang relihiyon ng Jesus Christ dahil ang nagbautismo sa kanya ay John the Baptist. Matatawag ring Baptist ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya nga ay baptizer ng Holy Spirit and fire. Ayon din sa ibang kapitulo ng Mateo mga kaibigan, si Elias ay naparito sa pamamagitan ni Juan Bautista ayon sa Mateo chapter 11 verse 13 to 14, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula, at kung ibig ninyong tanggapin ay siya'y si Elias na naparito. Ayan, maliwanag mga kaibigan na ang tinutukoy dito ay si Juan Bautista at siya nga ay si Elias na naparito. At dahil nga lahat ng mga nabubuhay dito sa mundo ay may katapusan, dumating din ang araw ng katapusan ni Juan Bautista. At ang nangyari sa kanya mga kaibigan ay isang nakakakilabot na pangyayari. Ito ay nakatala sa aklat ng Matthew chapter 14. Nang panahong iyo'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, at sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, "Ito'y si Juan Bautista. Siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kanya." Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Pilipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, "Hindi matuwid sa iyo na ariin mo siya." Kaya pala galit si Herodes kay Juan sapagkat pinagsabihan siya ni Juan na hindi nararapat sa iyo na angkinin o ariin ang asawa ng iyong kapatid na si Pilipe. At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan sapagkat siya ay kanilang ibinibilang na propeta. Datapwat nang dumating ang araw na kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias at kinalugdan ni Herodes. Dahil dito'y kanyang ipinangakong may sumpa na sa kanya'y ibibigay ang anumang hingin niya. At siya na inudyukan ng kanyang ina ay nagsabi, "Ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." At namanglaw ang hari, datapwat dahil sa kanyang mga sumpa, at sa nangakaupong kasalo niya sa dulang ay ipinag-utos niyang ibigay na sa kanya. At nag-utos siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan, at dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga, at dinala nito sa kanyang ina. At ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon at kanilang binuhat ang bangkay at kanilang inilibing
at sila'y nagsialis at isinaysay kay Jesus.